Hi everyone, it's Ying. Welcome back to my vlog. Oo, ang tagal nating hindi nakagawa ng another episode. At gusto kong iparating yung taus-pusong pasasalamat ko sa lahat ng Yingsters na nagpaparating ng love nila sa akin online. Thank you guys, I appreciate you very much. Since matagal tayong hindi nakapag-vlog, marami tayong pagkukwentuhan today. Siguro, pinaka-appropriate way to start this vlog is paggawa ko ng kape. Dahil alam niyo naman na hindi complete yung day ko without it. Sorry for the sound. Check, 1, 2. Yan. Para mas malinaw niya ho marinig. Kamusta? Alam ko na marami rin kayong pinagdaanan. Ito mga nakakaraang hindi ako nag-update. Kapareho niyo ako din. There are two things that I want to share with you sa episode na to. Ang una ay nagkaroon ako ng COVID. Pati rin si Yan. Si Yan, asymptomatic kaya napakapalad. On the other hand, ako positive na nag-show yung mga symptoms. Nung nabalitaan ko na positive ako, confused ako kasi maingat talaga kami niyan mag-asawa. Everywhere we go, paglalabas kami, meron kaming mask, meron kaming shield, tapos lagi kaming may alcohol. At times talagang super long sleeves, naka-cap, hoodie, pinoprotektahan talaga namin yung sarili namin. Sobrang na-confuse ako, parang saan namin makukuha yung virus. Pero wala naman ako magagawa kundi tanggapin na, okay, ito na, meron na akong COVID. Nung una, I was just taking it easy kasi parang yung stressin yung sarili ko. Baka lalong lumala yung sakit ganun. Generally, malakas naman talaga yung loob ko. So I was thinking na, hindi, kailangan ko lang hantayin to ng 2 linggo. And I know after this, mas meron na akong immune system against COVID. Pero habang lumilipas yung mga araw at nagkakaroon na ako ng iba pang mga symptoms such as nawalan ako ng pang-amoy, yung panlasa ko parang pumutla. Parang dun mas nag-sync sa akin na may COVID nga ako, no? And the scariest part for me is yung nagsimula na akong mahirapan huminga. Pero kung tatanungin nyo si Yan, sasabihin niya na sobrang strong ni Ying during nung nagko-COVID siya kasi hindi ko pinapakita outside. Lahat ng fears ko nandito lang at nandito lang sa head ko. Ayoko rin kasi siyang mag-worry too much about me. Kaya ang ginagawa ko noon, parang 16 hours in a day akong tulog. Hinihila rin talaga ako ng katawan ko matulog. Pero grabe talaga yung feeling, parang nagpa-pound lang yung head ko. Tapos bawat araw, parang tinatakloban lang yung susunod na araw na tinatakloban yung isang araw. At susunod na araw, parang nawawalan ka na talaga ng sense of time. Siguro dahil naluluto na yung head ko sa lagnat. Nung na-experience ko lahat ng yun, my mom passed away. Habang natutulog kami niyan, isang madaling araw, nag-ring yung phone. Pagsagot ko yung tatay ko, nasa kabilang end. That was September 23 ng mga 5 a.m. Hindi ko pa narinig yung boses ng tatay ko na ganong kalungkot. Tapos binalita niya sa amin na, yun nga, nawala na si mama. Matagal na nagsistruggle yung mom namin with her health. Pero habang tumatanda siya, lalong nagkakaroon ng more complications yung sakit niya. And this year talaga, mas naging obvious yung mga komplikasyon na yun. Sa totoo lang, sobrang hirap marinig yung boses ng tatay ko that way. At that moment, narinig ko yung boses niya. Alam ko lang instinctively that I have to be strong. Kasi ito yung unang pagkakataon na kailangan kaming maging sandala ng tatay namin. It was only after 4 days, saka ako nakaiyak. Madaling araw din nun. Kasi after mama passed, nagigising ako tuwing madaling araw. Nag-aalala ako sa mga kapatid ko, nag-aalala ako sa tatay ko. Pero that one particular morning,
Nag-breakdown lang talaga ako. Tapos sinabi ko kaya na hindi ko na maririnig yung boses ng nanay ko ulit. Hindi malambing ng nanay ko, like yung mga typical na nanay, no? Ang lambing niya, ang love niya is discipline at pagpapagalit para hindi ka magkamali, hindi ka mapahamak. Nung bata ako, niisip ko na sobrang KJ ni mama. Kaya laging, ayaw niya ng music ko. Ayaw niya akong mag-rockista. Laging ganun, laging mag-aral ka, mag-aral ka mabuti. Kantata mag-tamad. Ganun. Pero yun yung way niya to tell you na ayokong ma-experience mo yung hirap na naranasan ko nung time ko. Nakakapanginayang na nung mga time na yun, pakiramdam ko, galit lang siya sa akin. Hindi ko alam na may ibang ibig sabihin siya doon. But I was so immature to see it at that time. I'm so grateful na naging nanay ko yung nanay ko kasi she taught me about hard work. Nung sinasama niya ako sa mga pagtitinda niya, naglalako kasi yung nanay ko eh. Nung una wala pa siyang bike. So, nakabilao lang yun, magtitinda ng ulam sa mga kapitbahay. Mga ano yun ay, mga hinango niya sa marikina, palengke sa madaling araw. So, she will wake up mga 2:30 a.m. para mamalengke sa marikina. Tapos, uwi siya ng bahay, kikiluhin niya yung bawat isda, gulay, karne. Tapos, pa-plastic niya, tapos isusunong niya sa bilao, tapos by mga 6 a.m. naglalakad na siya. Tapos sumisigaw siya ng isda, gulay, karne. Sobrang eager siya to help Papa para sa finances namin. Oh. Just by watching her, natutunan ko yung ibig sabihin ng hard work. For that, sobrang grateful ako sa nanay ko. Madaming mga bagay kami hindi na pagkakasunduan ng nanay ko. Nabubuhay pa siya. Kaklash talaga kami. Pero na-realize ko kasi sobrang pareho kaming dalawa eh. Sobrang stubborn and strong-willed. Pero I guess she knew. Kasi nung mga huling moments ni Mama, alam niyang hindi niya kailangan maging sorry for the things na pinag-awayan namin. Nung nakremate na yung mama namin, nag-gather kaming magkakapatid kasama si Papa, tapos nagkwentuhan lang kami sa mom ko, and doon namin na pag-usapan yung different ways of her loving us. Parang yung iba't ibang faces ni mama na uniquely nakikita lang namin magkakapatid. So may mga kapatid ako na nagrebelde, and to them, ang love ni mama is yung no matter how many times they make mistakes, unconditional yung love ni mama sa kanila, na papatawarin at papatawarin sila ni mama, na hindi sila susukuan ng mama namin, no matter what. May kapatid ako na pareho kami nun eh, bilugin. Manaka yung body structure namin magkapatid kay mama eh. So, tumataba siya ng tumataba every year. Kinuwento niya sa amin na every school year pala, tuhay siyang binibili ng uniform ng mom namin. Hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral. Kasi alam ni mama na halfway to the school year, tumaba na naman siya. So, kailangan siyang bilan ni mama. Sobrang thoughtful ni mama sa kanya na even nung nasa probinsya na si mama nakatira sa farm nila ni papa, hahanap pa si mama ng signal, aakit pa siya ng konti sa hill para tumawag sa kapatid ko to greet him happy birthday. Sumiiyak siya habang kinukwento niya yung doon naman sa isa kong kapatid. Kinuwento niya na parang kinder pa lang siya, tapos umuwi siya ng bahay na umiiyak. So, iyak-iyak siya. Tapos sabi ni mama, ba't ka umiiyak? Tapos sabi niya, mama, kasi sabi nila, bakla daw ako. Tapos iyak siya ng iyak, bakla daw ako. Tapos nag-post siya, mama, ano yung bakla? Tapos kinuha ni mama yung kamay niya, tapos dinala siya sa harapan ng salamin. Tapos tinuro ni mama yung reflection niya sa salamin, nak, iyan ang bakla. Sabi niya, yung pinanganak ka sa katawan ng lalaki, pero yung puso mong babae, okay lang. So, dun sa kapatid ko na yun, ang love ni mama sa kanya is yung acceptance. At a very young age,
Wala si mama pakialam sa kung ano yung gender niya. And to me, yung love ng nanay ko for me is trust. Lagi ko kinu-question yun ng bata ko, mahal ba talaga ako ni mama? Kasi sobrang sungit niya sa akin eh. Tapos parang matanda niya akong itrato, kahit bunso ako. Pero kaya pala ganun yung nanay ko sa akin, pinagkukwentuhan namin ni Papa. Sabi ni Papa kasi, tiwala siya sa'yo anak eh. Kung ano man yung love, yung iba't ibang facets ng love ni Mama para sa aming lahat, dito yun, sa puso namin. May nagsabi sa akin na yung grieving daw, it would take 6 months to 2 years before ka talaga maging fully okay. Pero ako feeling ko kahit maglampas pa ng 2 years, yung butas sa puso namin na hiniwanan ni Mama, magiging nandun na siya forever kasi no one can replace her. Whew! Alam ko na, iiyak pa rin kami magkakapatid. Iiyak pa rin si Papa. Pero alam namin na kailangan namin maging strong. Kasi hindi rin gugustuhin ni Mama na nagsasuffer kami. Malamig na yung kape ko. Kailangan ko na yata itong ubusin. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pag-iintay ng vlog. Gusto ko lang sabihin na kung may pinagdadaanan kayo, kahit ano man yan, hindi kayo nag-iisa. Lalo-lalo na sa mga nawala ng mahal sa buhay, kailangan natin magpakatatag. Di lang para sa sarili natin, pero para sa mga mahal natin sa buhay. I know they're watching us. And they would want us to live. Kahit mahirap, no? Kaya yan. Kung sa iba naman, iba na experience mo, know that yung experience mo ngayon, there's someone who's also going through similar thing at someone understands you. Keep on going. Kahit hindi mabilis, kahit dahan-dahan lang, one step at a time, minsan it would take just for you to take a bath or make your own coffee. Kahit slowly, just keep on going. God bless you everyone, and I'll see you on the next vlog.